Magandang umaga mga ka-painters. Dito po tayo ngayon sa shop ni Sir Alvin de la Cruz. Dito po yan sa Meadows, sa may Bacoor, Cavite mga ka-painters. Ang gagawin po natin ngayon mga ka-painters, ito po, magsisemi-duko po tayo nitong mga arko. Yan, dalawa po yan mga ka-painters. Nakita niya po. Semi-duko po yan mga ka-painters yung ating ipipinish yan. Ang gagamitin po natin dyan ng mga materials mga ka-painters, syempre, solid Davis po tayo mga ka-painters. Yan o. Itong primer natin sa wood. Itong Davis Timber Prime Wood Primer mga ka-painters. Ito pong ginagamit po ito mga ka-painters kasi hindi po siya naninilaw mga ka-painters kapag pinahid sa kahoy. At sa sobrang tagal din po na pagkakapintura, hindi po siya magkakaroon ng paninilaw mga ka-painters. Kasi meron po siyang high hiding to cover mga ka-painters. Saka provide excellent adhesion, surface imperfection mga ka-painters. Kaya yung tannin resistance, yun po yung ano niya, hindi po paninilaw mga ka-painters, yung tannin resistance. At ito po yung ating gagamitin na pang final, itong Davis Biopress. Yan o. Bali, puro water-based po yung gagamitin yan mga ka-painters, kaya semi-duko lang po yung gagamitin natin dyan. Yan mga ka-painters. Semi-duko lang ating gagawin. Yan. Tara po mga ka-painters, let's go. Ito po mga ka-painters, magsisimulan po tayo. Pero nakikita niyo po mga ka-painters, meron po siya mga pako. Yan. Yan mga ka-painters, may mga pako po siya. May mga pako na nakalitaw. Pero bago tayong sisimulan mga ka-painters, ilulubog po natin yan. Para walang aangat na at uusli na pako pag tayo nag-finish. Sa paglulubog ng mga pako mga ka-painters, gagamit lang tayo ng martilyo saka itong pako ni mismo na titres. Ito lang po yung gamit nandyan, yung ulo, pinaka-ulo niya, yun po yung tama natin dito. Saka ipupukul pa rin ng martilyo. Ano? Ayun na po mga ka-painters. Kapag okay na po at nalubog na yung mga pako, pwede na natin siyang masilihan ng ating body pillar mga ka-painters. Pati yung mga ganito, yung mga dugtungan, para hindi po siya makikita mga ka-painters. Yes, ito po mga ka-painters, natapos na po tayo mag body pillar. Yan po, na body pillar na po natin siya ng buo. Dalawa po yan. Mag-aantay lang tayo ng 15 to 20 minutes bago tayo mag-liha mga ka-painters. Yun mga ka-painters, pagkaraan ng 15 minutes, tuyo na yung ating body pillar. Bali, maglilihan na po tayo mga ka-painters. Ang gamitin po natin lihan dyan mga ka-painters, itong lihan na 100 grid. Ito po yung gagamitin natin dyan at panlihan mga ka-painters. Tara po.
Ito po mga ka-painters, tapos na po natin siyang liyahin. Eh, no? Dalawa po siya, nalihan natin siyang parehas. Tapos po magka-primer na po tayo mga ka-painters. Siyempre, ang gagamitin natin pang primer dyan, ang pamalakasang Davis Timber Prime na wood primer mga ka-painters. Inuulit ko, pag ito ang ginamit nyo mga ka-painters, iwas paninilaw ng kahoy. Kahit kailan pa yan, kahit ilang taon, basta itong ginamit nyo sa pang primer sa kahoy, itong Davis Timber Prime Wood Primer. Tara po mga painters, mag-primer na tayo. Ito mga painters, oh. Ito yung itsura nyan. Puting-puti po siya mga painters. Pero kailangan natin siyang haluin na mabuti. Para mas lalong lumabas yung pinaka kulay na ng ating primer. Pag nahalo na natin yan, pwede natin siyang i-apply sa anumang kahoy mga ka-painters. Kung magduduko kayo, duko varnish, pwede ito mga ka-painters. Basta water based lang din yung gagamitin natin na mga pang top coat. Pwede po ito mga ka-painters. Huwag po tayo gamit ng mga solvent type. Kasi alam nyo naman, kapag gumamit tayo ng solvent type tapos primer natin ng water base, magkakaroon po siya ng chemical reaction. Lagi nyo tatandaan yung mga ganong aspeto sa pagkatrabaho para hindi tayo magkamali mga ka-painters. Yan po, okay na po siya. Pwede na tayo mag-primer. Gamit lang tayo ng baby roller mga ka-painters, ng cotton, magka-primer. Nakita niyo po mga ka-painters, oh. Sobrang puti po talaga ng Davis Timber Prime Wood Primer. Talagang takip na takip po talaga yung kahoy kahit sa isang coat pa lang. Puti-puti na po talaga siya mga ka-painters. Kaya po talaga kaganda gamitin itong Davis Timber Prime na wood primer mga ka-painters. Nakita niyo po. Primer pa lang, parang top coat na. Davis, baka naman. Sa mga nagdi-DIY, pwede po ito kasi mga ka-painters. Wala po talaga siyang amoy. Amoy ng gas, amoy ng mga lacquer, thinner. Wala po. Talagang odorless po talaga ito mga ka-painters. Gato, kaganda ang ating pang-primer sa mga kahoy. Napakagaling talaga ng Davis, nakagawa sila ng ganitong product para sa mga gustong mag-DIY. Kasi wala talaga malalangap ng hindi kaaya-ayang amoy, mga ka-painters. Yun, natapos na po tayo mag-primer mga ka-painters. Nakita nyo naman na sobrang puti na po kahit first coat na primer pa lang mga ka-painters. Pero hindi pa po dyan nagtatapos mga ka-painters kasi ito double coat natin ng primer yan para mas maganda, mas matibay mga ka-painters at bago tayo magta-top coat. Nakita nyo naman mga ka-painters, napakinis na. Talagang maganda yung pagkakapreparasyon natin kanina at pagliha. Yan o.
Mga kapinters, lagi yung tatandaan sa pagliliha. Diyan, lumalabas talaga yung husay ng isang pintor. Pag mahusay ka rin magliha, mga kapinters. Makita niyo po, wala na pong ispatan. Yan, makinis na po. Kaya, no hassle na po tayo dyan, saka less po tayo ng labor, saka less tayo ng oras sa pagtatrabaho. Pag maayos din po yung gumagawa, mga kapinters. Yan, okay na po yan. Mamaya, pagkatuyo po ng 10 to 20 minutes, magka-primer ulit tayo, then top coat, mga kapinters. Ito, mga kapinters, tuyo na yung unang primer natin. Ngayon, mga kapinters, mag-second coat na tayo ng primer bago tayo mag-top coat. Ito, mga kapinters, tapos na tayong mag second coat ng ating primer dito. Yan, okay na okay na po, mga kapinters, napakaganda na at puting-puti na po, mga kapinters. Kapag tuyo na yung primer natin, mga kapinters, pwede na tayong mag-apply itong ating pang final coat, itong Davies Biofresh na sa atin ng kulay, mga kapinters. Latex po ito, mga kapinters. Ang gagamitin natin dito kasi ayaw nga nung may-ari na medyo maamoy, kaya itong gagamitin natin pang top coat. Halos kakulay siya nung wool doon sa ginagawa namin sa Rosario, Cavite. Bali, mga kapainters, 2 coat po yung gagawin natin dito na pag-a-apply ng ating Davies Biofresh. Yung pinaka-final coat po niya na satin. 2 coat po yung gagawin natin para medyo talagang okay na okay yung pagkakapinish kahit ano po siya, kahit roller na po yung ginamit. Maganda at maayos po yung pagkakadali. Kailangan sa mga trabaho natin, kailangan laging maayos para hindi tayo papaya doon sa ginagawa natin ng mga kliyente. Yan, mga kapainters, nakita niyo naman po, halos patapos na tayo at inabot na tayo ng medyo madilim-dilim na kasi mukhang uulan. Kaya dapat kailangan natin matapos to, mga kapainters. Ito na po, mga kapainters, finish na po. Yan, oh. Yan po yung kulay niya, medyo halos parang off-white siya, mga kapainters. Yan. Yan po yung kulay niya, mga kapainters. Napaganda po. Hindi siya ganun kakintab. Satin lang po siya. Pinaghalong parang semi-gloss saka dead flat, mga kapainters. Itong kabila, ganun din. Sa mga hindi po nakasubscribe ng aking YouTube channel, please subscribe Gary Construct TV para update kayo sa mga bagong video ko na nilalabas about painting works, construction technique. Maraming salamat, mga kapainters.